Hello po, Happy New Year! Welcome po sa una kong vlog sa taong 2023. Ngayon, pasensya na po kayo, medyo binabasa ko, mahaba-haba po ito. Sabi nga, anong nararamdaman ko? Nashock ba? Natakot ba ako? Umiyak ba ako? Medyo nalungkot, pero kahit ganon, tumingin ako sa taas at nagdasal ng tahimik at positibo kong tinanggap ang paliwanag ng doktora ko. Medyo maselan po ang topic, pero dahil sa nag-promise po ako na uupuan at ipapaliwanag ko kung anong nangyari sa akin after ng surgery sa aking polyps. Last October po ay nagpa-pap smear ako sa isang private clinic dito sa Romania. At nang lumabas ang result niya, sinabi po ng doktor na needed ng alisin ang polyps. Way back, every year po ay nagpapa-pap smear ako at last year lang po sinabi na dapat alisin kasi dalawa daw po ito. So humanap po ako ng ibang doktor para sa second opinion. Ganoon naman po tayong mga Pilipino. Lagi po tayong humahanap ng ng second opinion o third opinion, di po ba? Sa public naman po ako nagpunta. Magaling din po siya. Recommended po siya ng mother ni Dan. So, nung magpunta po ako sa kanya, sabi po niya sa akin, needed na daw po talagang tanggalin kasi dalawa nga at magkadikit po sila. So, nagpa-schedule po ako ng surgery at nagpapasalamat po ako sa doktor at sa assistant kasi sobrang bait po nila at very accommodating sa pasyente nila. So after po ng surgery, yung nakuha po ay ipinabiopsy at nung on the time ng surgery, talaga pong nilinis nila yon. So November 15, bumalik po ako sa ospital. At yun nga, medyo masama ang resulta pero positive pa rin po ako at tahimik na nakikinig sa paliwanag ng doktor. Sinabi ng doktor dun sa inalisan ng polyps after nilang malinis at mabiopsy ay may nakitang ascus, typical squamous cell. Sa cervix po natin ganyan siya, itaas po at baba. Dun sa baba po ay na-detect yung LSIL, a low grade intraepithelial lesion or CIN1, cervical intraepithelial neoplasia. Sabi nga ng doktor, kung pababayaan, ay lalala siya. So ngayon, binigyan niya ako ng vitamins, medicine para ma-maintain ang immune system ko at suppository. After 3 months or by March, after 3 weeks, babalik ako para sa schedule ng pap smear. Uli, para malaman kung tuloy siya, kung positive pa rin siya, or mali ang conclusion, or mali ang findings nung una. Kasi ang CIN1, or cervical intraepithelial neoplasia, ay may tatlong stage. Stage 1, SIN 1, 2, at 3. Yung SIN 2 ay magkakaroon ng 5% HPV. Infection progress. So, then yung SIN 3, after noon, yung SIN 3 kasi yung parang 30 to 40% na nakita na nila yung cervical cancer mo. After noon, stage 1 ka na. Yung full develop na yung cancer mo. Ito po ay based sa research ko. Kasi after ako makausap ng doktor, ang ginawa ko, nag-research. Kasi ang paliwanag ng doktor ko ay kung i-example po sa isang buong hagdan ay stage 1 ng cancer. Yung isang buong hagdan, yun parang yun yung stage 1 ng cancer. Ngayon, yung hagdan na yun, nasan ako? Ako ay nasa unang baitang pa lang na 100% pang malalabanan at magiging negative. So, ang tanong,
anong unang pumasok sa isip ko nung marinig ko yung findings ng doktor? So, lahat naman tayo, ang unang tanong natin sa ating sarili, bakit? Diba? Bakit ako? Diba? Wala naman sa pamilya ko ang may ganun. Diba? Yun yun, ang tanong ko, bakit? After nun, nagdasal at sinabi ko sa sarili ko na hindi hahayaan ng Panginoon na lumala. Gagaling ako in Jesus' name. Yun agad ang nasa isip ko, gagaling ako at pipilitin kong gumaling ako. So ngayon, kung may nagtatanong direkta kung sinasabi kung ano ang sabi ng doktor, dapat matatag tayo at positibo. Sa lahat mo ng na didetect na merong sa katulad ko, huwag po tayong mahinaan ng loob. Lagi po tayong positibo at isipin po natin lahat na magagandang mga nangyari sa atin at yung mga magaganda pang mangyayari pa sa atin. So, sa mga nagdasal sa akin at positibong ang mga sinasabi sa akin, marami pong salamat. After po ng check-up ko sa March, malalaman po ninyo kung ano ang resulta. Again, marami pong salamat. Sana po i-like and subscribe po ninyo ang aking channel. God bless po sa ating lahat. Marami pong mga pumapasok sa isipan ko, pero lahat po ay positibo. Hindi po negatibo. So, alam niyo po naman po ninyo na ang cervical cancer, pag ikaw ay nasa mga stage 3 or 4 na, yung iba doon pa nila nalalaman na meron pala sila noon kasi wala siyang symptoms, 'di ba? So, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi every year nagpapa-pop smear ako at yun nga, at least habang maaga nalaman ko na meron pala akong CIN1. So, sa ngayon, nag-iingat din ako para maging maayos ang resulta sa Marso. So, marami pong salamat. Please like po and subscribe. Paalam po, ito po si Leia Villanueva, OFW dito sa Romania. Paalam po. Paalam. Paalam po sa inyong lahat. Paalam. Tama po ba? Paalam. Paalam. God bless. Thank you. Maraming po salamat. Paalam. Bye-bye.